Alam mo ba, anywhere I go, natanong, split na ba si Sam at si Catriona? Sagutin mo naman, split na ba talaga? Kaya sinasabi ko, bago mag-Singapore si Bea, kasama ang family, doon pa natulog sa kanya si Dominic. Nagugulo yung relasyon nila pag marami masyadong nakakaalam eh. Kuya, parang tayo yung pinatukoy mo ah. Kaagawin ni Andrea si Rico Blanco kay Maris Racal. Alam mo, parang naging stigma na yan tuloy kay Andrea. Kahit kanina siya magpa-picture na lalaki, yun ang iisip eh. Kung mapapansin mo, yung batang yan, si Andrea, hulaan niyo na kung sino! Sino? Sino ang gwapong aktor na ito? Ay, na! Apa, napakatinig sa cheeks. Puro babae, kuya, walang bakla. Gusto mo ba yan? Kasi kung gusto mo yan, may 2M ka ba? Ay! Talaga? 2 million! Akala ko ba walang bakla? Bakit bigla nagpe-pressure na 2 million? Ito na ang latest, kaya tumuto ka na dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-apig! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lord! Si Papa O, si Audie Villas, ano pa nga ba? Ang lagi ninyong hinihilig sa amin? Chika mo na dali! La 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 la. Ay, nagha! Kasi kung kami lang. Ay, ganun? Weh, wala eh. Kasi yan din dating boses ni Pon. So, wala kasi Pon. Nagpapanggap lang yata, Nay. Yes, nasabi ko. Oh, anyway, naku, eto na. Alam mo ba, anywhere I go, natanong, split na ba si Sam at si Catriona? Oh, nag-Robinson's Magnolia. Ako yung ali, talagang, mayaman yun, ha? Sagutin mo naman ako. Split na ba talaga? Sinagot na nga yung mga tanong natin ng isang statement ng Cornerstone Management na Catriona at Sam Milby. Ang kanilang pag-amin na may mga problemang kinakaharap ang dalawa at ito'y pilit na nire-resolve ni Sam at Catriona. Kaya ang kanilang hiling, mangyari sana na irespeto ng mga tao ang privacy ng dalawa. Matatanda ang nagsimula ang ugong-ugong na hiwalay na ang dalawa dahil di na raw sinusuot ni Catriona ang kanilang engagement ring sa ilang okasyon. Although, magkaibigan pa rin naman sila kahit di umano hiwalay na. Sa trade launch ng Cornerstone ay sa isang larawan, makikitang nakahiwalay si Sam kahit magkatabi sila ni Catriona. Nakikiusap na rin ang management ni Sam at Catriona na hayaan na muna ang dalawa na maging maayos. Ako mismo, sa totoo lang mamaloy, no, nangihinayang kasi nga bagay naman talaga si Sam at Catriona. Pero sana nga, Diyos ko po, magkabalikan sila. May nagtanong naman ba kung nagtabalikan si Dominic at si Bea? Ay, ang dami, diba, Noy? Nakakaloka. Eh, kasi nga, diba, meron tayong nilabas dito na mag-ayos na. Oo, nagkasundo na. Oo, tapos gusto ko i-quote si Jobert Sokal dito. Oo, dahil daw sa isang Zoom meeting kasama si Dominic Roque, ay hindi na in-mute ni Dominic yung kanyang microphone dun sa Zoom meeting. Kaya na-overhear ng mga ka-meeting nila sa Zoom yung something like, "Han, you like tacos?" Why? Bakit kuya? Nagbibilyard ba sila? Ani! Taco yun! Tacos! Ah, kuya, marami! Marami? Taco! Taco! Sabi mo kuya, tacos! Oo. Maraming taco! Ba yan, Rema? May isang sa dun, ha? Hindi ko nag-gets yun, ha? Oh, anyway, so yun nga. So, di nag-bilyar nga sila. Ha? Hindi na, nag-zoom! Sorry. Oo, nag-zoom. Yun nga, sabi ni Joker. Ito naman, meron din naman nagsabi sa akin.
Na? Oo. Nag-billiard sila? Hindi. Na, ewan ko kung totoo ito, ha? Kasi importante sa kanila natin, Manny. Hmm? Kay Bea at kay Dominic. Huh? Kung totoo na bago mag-Singapore si Bea, kasama ang family, eh doon pa natulog sa kanya si Dominic. Oh! Paano natulog, kuya? Nakadilag. Ha? Nakadilag. Siyempre nakapikit. Hindi, kuya. Paano nangyari yun? Hindi, nilinawin mo kasi. Hindi, ganyan. Hindi. Ewan ko, may nagsabi lang sa akin na before she left for Singapore, eh yun nga, natulog daw dun si Dominic. Hindi ko maalam kung saan bahagi ng bahay ni Bea natulog si Dominic. Pero yung malinaw sa akin na ikinwento, ewan ko lang kung totoo din ha, importante marinig natin sa kanila, na after ng Singapore naman, ay nagkita ulit sila. Pumunta ulit doon si Dominic. Oo. At nakatulog daw sa salas. Sa sofa. So, malamang na eh. Magkabati na ka talaga sila. So, mapapatulog ka ba naman sa bahay ng ibang tao? Hindi kayo ayos. Oo. Diba? Eh, diba yung nakarating sa atin nung una, diba? Na may kapitbahay si Bea na nakikita madalas yung sasakyan ni Dominic sa labas ng bahay ni Bea. O it's either nakabukas ang makina, or nakasinding makina, or nakapark lang doon at nasa loob na si Dominic. Ito yung mga ganitong tagpo, nakakakilig yan ha, sa amin. Oo, nakakatuwa yan kasi ibig sabihin magandang balita yun kung totoong sila ay magkaayos na. Yeah. Lalo pa, kung nagkabalikan na sila. Eh, magkakarami kaya sila na yan, joint announcement? Kung nagkabalikan na sila? Papa, malamang. Pero siguro sa mga panahon ngayon, hindi muna. Kasi nagugulo yung relasyon nila pag maraming masyadong nakakaalam eh. Kuya, parang tayo yung pinagkukoy mo ah. Eh, mas pangit naman kung hindi naman totoo yung mga kinukuda natin dito, hindi ba? Kung wala namang ipinupunto yung ating mga opinion, hindi ba? Eh, ako naman, ako gusto ko talaga si Dominic at si Bea magkatuluyang muli at makasal sila. Kuya, nakausap mo ba si Dominic? Ako, hindi lang ako nagtatry. Ha? Ba't naman? Eh, puro sin lang si Dominic. Lately, puro siya ganon. So, ba't ka pa magta-try, di ba? Eh, di ba meron nga tayo nilalapit na racket? Naka-double check lang din. Ay, nabasa pero hindi sinako. Ay, sayang. Sayang naman. Oo, di ba? Eh, ayaan mo lang. Siguro, ayaw lang talaga magkamali pa ni Dominic. Or ayaw niya na baka siguro pag nagsimula siyang sumagot, dire-diretso na ang tanong ko. Ha? Baka busy din na sa pagmamotor. Kasi madalas siyang post lately na nagmamotor. Sila-sila na makakatuwa. Well, anyway, bigay natin yan kay Dominic. At ako naman ay naniniwala na isa sa mga araw na ito, makikita natin yung dalawa na yan. Na play sweet music together. Ay, ang luma man. Magandang pakinggan. Diba? Cliche. Pero, syempre, nasa kanila pa rin yun. Kung aaminin nila, i-deny nila yung ating mga kinukuda dito. Kung aaminin nila, and then good. Kung hindi naman, sorry, please delete our previous message. Ay, ito na eh. Naawan man ako dito sa susunod na kwento. Bakit? Eh, kasi nga ito si Andrea Brillantes. Ayun naman din. Nakupotaktin na naman ng mga komento. Si Andrea Brillantes? Tinitira ng mga bashers? Yeah. Why? Eh, kasi nga nagpa-picture siya kay Rico Blanco. Oh. Hindi malina kung saan yung picture, pero parang sa concert. Reunion concert ng River Maya. Oh.
So nag-fangirl picture si Andrea katabi ni Rico Blanco. Oh. Kahit daw malabo, basta happy siya na nakapagpa-picture siya kay Rico Blanco. Oh, paborito niya si Rico Blanco. Yes! O tapos? Eh, itong mga netizens na iba na, ang comment, hala! Sabi ganun, Maris Racal, kabahan ka na. Oh. Dahil nagpa-picture katabi si Rico Blanco. Oh. Parang inisinuit nung iba na inaagawin si Rico Blanco from Maris Racal. Oo. Actually, nababasa ko rin niya, makakabahan ka na, matakot ka na, Maris. Ganyan-ganyan. Tapos sasabihin, parang hindi mo pakilala si Irene Chu. Yung mga ganyan. Si Irene Chu kasi yung karakter ni Maris Racal sa I Can't Buy Me Love. Oh. So, sari-sari na yung mga comment. Parang halos iisa lang talagang pinaglalaban ng mga netizen. Diba? Patungkol kay Andrea. Na baka agawin ni Andrea si Rico Blanco kay Maris Racal. Ay? Oo, ganon. Pero meron ka rin namang mababasa na papuri. Eh, yung fangirl yung tao, paborito niya yung tao, eh di napapicture nga si Andrea kahit malamo yung ano, kuha, hindi ba? Oo. Pero syempre, I'm sure naman, secure naman si Maris Racal sa kanyang katayuan kay Rico Blanco. Eh, kuya! Security naman siya ni Wapat rin Bernardo dati, ah. Wala na, tapos ang kapita. Ah! Gusto naman si Mariana, na, o. Oh. Habang-haba na sinabi ko, ikaw lang ang tumampo. So anyway, alam mo, parang naging stigma na yan tuloy. Kay Andrea. Kahit kanino siya magpa-picture na lalaki, yun ang iisipin. Ililink sa kanya. Ililink sa kanya, o baka someday, huwag na tayong magtaka. Diba? Yung mga ganon. Kung mapapansin mo, yung batang yan, si Andrea, nagkita kami yan, hindi ako nagpa-picture sa kanya. Oh, Uya, huwag ka mainis na ata. Hindi ka ba siguro lahat pinapatungan ni Andrea? Nakakasakit ka ng looban niya. Why? Kaya sabi ko lang. Hindi. Uy, joke lang yun na. Nakakaloka. Alam mo ba yung kinabahan ka baka maling sa'yo si Andrea? Hindi. Alam mo na, sa totoo lang ha, okay, maiba naman tayo dyan. Ang gusto kong mapanood uli si Andrea sa isang teleserye. Napakahusay yung Martin ng bata. Medyo nabitin ako sa kanya sa senior high. Kaya dapat, sana nga, ano, mabigyan ulit siya ng magandang role. Kasi talagang pag si Andrea o Marty, ang galing. Hindi siya si Andrea, kundi siya yung character. True. Oo. Pero kuya, hindi ka talaga magpapapicture? Sasampalitan mo. Tumigil ka na nga. Kandungan mo. Oh, so, wait, kuya. Oh. Kung ayaw mo magpapicture, mag-guide item na lang. O, oh, eto na nga. Ay! Ano, parang ko hinilugan ang piso sa likod ng libre. So, yes ka agad? Ay, hindi. Eto na nga. Hulaan niyo na kung sino! Sino! Ano ang guwapong aktor na ito? Ay! Na, apa, napakatinig sa chicks. Oh! Oo. Nakakaloka. Maraming nagpapapicture? Talagang lalapit ka sa kanya para magpa-picture ka sa kanya. Ganon ang dating niya. Kasi ang nabalitaan ko, no, nakarating lang naman sa aking kaalaman na ito palang si Bagets. Ay, guwapo naman kasi talaga. Oo. Talagang matitigan lang ngayon isang baguhang artistang babae. Na agad niya ang ibig sabihin nun. Pag nagkatitigan silang ganon, kuha na yon. Na? Ayun nga, mabilis mahulog yung babae sa kanya. Kahit hindi makipagrelasyon sa kanya, yung babae. Kahit siya ay may karelasyon ngayon, bumibigay yung babae. Ay, ang kakwapo. Ganon. Tapos ilang beses na yan may nagkukwento sa akin ng ganyan. Na? Na laging may mga words, finish na yan. Na-check ko na yan. Ni aktor? Yes. Ay! Oo. Kaya raw, huwag na tayong mag-mashup kung hindi na naman magtatagal ang relasyon niya ngayon. Ay? Oo.
Kasi nga, matinik nga sa cheeks. Ako naman sa kanya, no, kung totoo man ito, abay, dapat hindi muna siya makipag-shota. Kung gusto niya makipagkita na makipagkita kung kanikaninong babae, abay, di ba? Para wala masabi sa kanya yung girlfriend niya. Oo nga. Eh di ba? Ito na muna siya sa ano, makipagkita sa iba-ibang babae kung gusto niya makipag-inuman or something. Correct. Oo. Parang na grabe daw yung pagkahulog tsaka hindi nangihinayang daw yung mga babae. Kung may mangyari man sa kanila nitong gwapong aktor. Kasi lahat naman daw ng babae pinapangarap itong aktor na ito. Ay, gwapo naman. Bagets ba po? Bagets. Ay. Parang babae, kuya, walang bakla. Ah, ang lutog mo na. Medyo na-hurt kami to. Kuya. So far, wala. Why? Maninayang. Hindi. Okay. Hindi. Alam mo, mayroon ng ano yung isa na friend itong aktor na kausap ng isang bakla na kakilala ko. Sabi niya doon, gusto mo ba yan? Kasi kung gusto mo yan, may 2M ka ba? Ay! Talaga? 2 million! Huh? Akala ko ba walang bakla? Bakit bigla nag-depression ng 2 million? Hindi. Parang one way of saying ayoko. Pag may kumaga, ayun na. Pero hindi naman natin alam kasi mali naman natin kung yung kaibigan nitong gwapong aktor na ito eh hindi naman niya alam na ibinibenta na pala siya. Di ba may mga ganong eksena rito sa showbiz? Mm-hmm. Yung hindi aware yung ano, yung subject. Mm-hmm. Kaya, naku, ewan ko pa, naluloka. And with that, mga kaibigan! Oh, ayan na naman! Wala pa yung clue! Clue muna bago closing. Clue! Ay, nako. Oh. Eh? Clue! Ang kanyang initials ay nasa first 10 letters ng alphabet. First 10 letters ng alphabet. Ay, hina ko na naman siya. Ay, baka sinagtatanta ko ng clue, hindi ko rin naman alam. Ang kanyang pangalan ay very common? Common? Uh-huh. Huh? Isa pang clue. Very common. Nasa first 10 letters ng alphabet ang initials. Clue! Dali! Alam mo, lagi siyang present sa social media. Eh, malamang. Baka mali account. Ay, ganun ba yun? Oh! erase. Ano ba yun? Sige na, yung malinaw-linaw naman na clue. Ha? Ang dami nang nahihirapan eh. Kuya, noong kayo ba umarte to? Gwapo yung aktor. So, magaling lang yung umarte? Gwapo yung aktor. Hindi magaling umarte, mamaling mo rin. Napapanood ba namin siya ngayon sa TV? Basta napapanood nyo ito sa TV. Napapanood nyo rin sa social media. Gwapo nga eh. Kahit naman sinong bakla, matatayapan talaga siya. Kahit sinong babae, talagang, ewan ko ba? Ay. Talagang mabibighani sa kanyang gandang lalaki. Ay. Baka naman hindi. Bulo mo nga sa akin eh kung sino kung matatayapan ko. Ito pala. Ay, wala. Ano ba yan? Hindi na rin makarinig yung makalakanan mong tenga. Hindi, sabi mo. Choco. Sino nga? Para wala mo pala kung matatypan ko. And when I hold you in my arms, I promise you. Ano nga? Kaya ayoko na nagtatanong kung sino, naiinis lang ako eh. Kasi kawawin mo, kung mga kaibigan, hindi rin na masagot. Kaya pag tinatanong ako, oy, sino yun? Naku, huwag niyo na akong tanongin, hindi ako nagtatanong kasi ayoko nang mainis. Hindi, kasi naman, eh. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lo, yung mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe.
subscribe na! O kasi madali lang pa, i-click nyo na pa yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay pa yung aming episode niya at meron kayong komento sa lahat na aming chika, i-comment nyo pa yung below, i-click ang like button at huwag kang muna i-click ang notification bell! At pag-click niya kayo, unang-unang manonotify na meron kaming latest update. Yes! Number pa ang kanya-kanya namin yung channel. Yes! At naman natin nag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy! M-A-N-A-L-O-I at pati na po sa aking social media accounts. Sa Instagram at saka po sa Facebook, Mamaloy lang po yan. And of course, thank you so much. And New Skin, Beauty and Wellness for our skincare. And happy birthday, Sir Jello Dominguez. Jello, happy birthday. Happy birthday, Jello. Thank you so much. Yes, alam mo na. Pretty. Diba? Diba? Wow. Rena? Hello mga cupcakes. Pag-follow naman po ng aking FB page. At Rena po, M-R-E-N-A. Yes. Pareho lang ang bigkas, ha? Oo, ha? Thank you sa Ideal Vision! Yes! Doc Jessica, thank you so much sa Ideal Vision! Yes! Ayan, ang dami nilang promo dyan. Lahat po ng SM merong Ideal Vision. Lahat ng malls actually. Ayan. Ay, naku, nasabi mo yung promo na yun. Ang dami rin promo ng Highland Valley Resort. Oh, diba? Oh, the Valley of the North sa Pantabangan, yes. Nueva Ecija. Ayan. Oh, diba? Andyan kami. Kasama namin si Jenny! Oo! Oh, oh. Jenny! Kajet! Diba? Aming tour guide from Korea ay nandito. Diba? Bago tayo mag-Boracay ay nandyan muna tayo sa Highland Valley Resort kung saan nandyan ang pinakamalaking water park sa Norte at maraming pa sila mga activities dyan. Diba? May mga water activities at syempre, yan ang tahanan ng napakasarap. Ang pinagmamalaking Spanish bread. Yes! Oh, oh. Tita Gek, di ba? At syempre pa, maraming salamat sa aking t-shirt to. Ikigai, ayan. Ang cute niya. Ano yung ibig sabihin yan? Ikigai, ito yung ang ibig sabihin nito ay reason to live. Japanese? Ha? Japanese? Cebuano. Ha? Hindi. Parang Japanese. Ang Japanese niya. Hindi ako marunong sa letters ng Japanese. Oo, ayan. Thank you so much. Ang ganda ng tema. Promise. Ayan. Bili kayo. Oo. At syempre pa, ang aking pong panayam kay Jake Ejercito. Ang relasyon niya sa kanyang amang si Erap Estrada. At ang relasyon niya sa kanyang mga kapatid. Mga half-siblings niya. Paano kaya? Ito po. Inaasahan ng iba at nabalitaan din naman namin doon nung di pala ikaw yung nasa What's Wrong with Secretary Kim. Maraming naging usap-usapan about it. Pero in the end, hindi ako napili. Wala akong naging problema sa kanya ever. And I hope wala siya naging problema din sa akin. Yung co-parenting setup nyo ni Andy, like, how often do you talk about the kid? We're not the best of friends. So, okay din naman kayo nung husband ni Andy. Kaya magpahalam pa sa stepdad, yung mga ganun. Mm-hmm. Sa inyo? Si Fillmore, I've met him several times pag pupunta ako sa Siargao. For me, yun yung pinakamahirap dito. Yung bagong saltaka. Wala kami nababalitaan na, or nakaligtas lang sa akin. Na kung kanino nariling si Jake. Nung pangulo si Erap, trauma sa iyo. Feeling ko meron. Kasi that happened starting the impeachment trial. Ayan! Pakagwapo! Oo, gwapo, diba? Mm-hmm. Sa akin pong OGBS Inspires, yun na lang sa I1PFC na rin po, ha? Yes. At syempre pa, maraming salamat sa Nails Cocktails at ang Hedwig Vera Salon. Yes, yeah, Sir Mick! Thank you, Sir Mick! Hedwig Vera! Iconic! Hair, thank you so much. Siyempre, ang OGBS Showbiz Update ay may fan page na rin po, ha? Yeah! Kung ayaw makita mga pagmumukha namin, ayan, nasa Spotify po kami at sa Apple Podcast. Pakisubscribe na rin po ang YouTube channel ng aking mag-iina, Erin Diaz, Mami Soul, at Mira TV. Yeah! Yung dibo ni Mira na 7 years old ang dyan. Diba? Oo, ha? Panoorin nyo! Yes! Uh-huh. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, pampawasin o GBS na lagi nang sasabi. At nagpapaalala sa inyo na, sa tuwing kinising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, everything is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong hinihigit sa amin? Ichigao!
Para kang alututan sa taxi. Ha? Ito lang tanong dito. Kumakanta ka! Parinig mo! Ganun yun! Paano yung sa taxi? Ganun, kuya. Ay, oo. Oh, sabi ko na, ikaw yung nasa taxi eh.